Yan ni Boss Gary yung lahat ng wrappings. Ito, connected to magkasabay itong dalawa. Ayan. Tapos yung dalawa doon, saka yung dalawa doon, kasabay. Hige pa, banta mo pa. Kasi dugtong natin to. Dugtong natin yan dito. Pwede mo na rin to i-dugtong dito. Kunti pa, banti pa. Up, yan. Tama na. So yun, yung gagawin ko dito sa CR muna. Tap ko muna itong PVC. So yung gagawin natin nga doon. So maintain ko yun ito. Dahil manipis lang itong PVC na to. At ang tama lang. Huwag niyo masyadong indikit yung hit yan. Lagyan na natin ng imbil connector tapos solvent. Ayan, okay na. Mula dito papunta dito. Ayan. So wiring na lang. Pwede pa yan, isang red na 280. Anong buhay mo dito? Ha? Yellow. Dalawa. Dalawang yellow, isang ano? Isang red. Ay, tatlong trigger yan, di ba? Oo. Ano? Tatlong na ito? Oo. Tatlong na ito? Oo. 280? Oo. Tapos, yun na nga, no? Splicing kami ngayon pagkatapos na ito. Meron pa palang home run. Gary boy. So, ito yung home run namin mga idol. Yung PVC na ito. Yan. PVC na ito yung pinaka home run ng lighting dito sa second floor. Yan. Pinasok na ni Boss Gary. Yan na. Pinasok na. Pinasok na. Sige. Sige. Wala yan. Diretso-retso yan. Maganda yung pagkabay natin. Sige. Hangga sa ano? Imbil. Hangga sa imbil. Secret. Yun. Na yan. Ah. Siyempre, flexible connector. Ka flexible. Pass po na to. Yung lumang flexible, saan? Andun yung luma eh. Bago. Ito talaga bago ah. Cutter. 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 Ah. Yun, splicing tayo ngayon. Splicing, splicing. Ayan na ang proteinator. Sama yan, pigilan mo. Yan. Thank you very much. Pag saka flexible naman, may nabibili naman flexible connector. Gagamitin nyo. Tapos, meron pang 130.
130 mo na. Ginamit ating ground wipe. Pricing naman para hindi masyado tatamaan yung tanso, ngipin kong ngipin ng rice, tapos huwag masyadong diin, parang tama lang na pupurong yung ano niya, yung pinakabalat. Wala kasi tayong creeping tools, yung pang slicer talaga. So yun mga idol, tuturuan ko kayo kung paano mag-splicing nito at mag-tapping, no? So kailangan lang natin ng plies at saka long noose. And pantay din yung lahat ng wire. So wala tayong creeping tools, so ito na lang yung choice natin na gamitin. Yung ating tools na available. Yan, so ganyan lang. Kailangan hindi yung sobrang diin yung long noose. Ngipin kong ngipin ang labanan dito. Ganda kasi kung mayroon tayong creeping tools, mabilis kasi yun. Pero no choice tayo dahil wala tayo nun. So ito lang yung kaya natin, yung available na kung mayroon tayong kung ano yung mayroon natin dyan, yun talaga yung gagamitin natin. So sa mga mahigpit na ng mga trabaho dito, obra ng mga ganitong gawaan. So nasa residensya lang tayo, ah. Habaan mo yung sabit ng garan. Baka maglagay sila ng siling pan dyan na may ilaw. Maganda talaga yung tanso nitong bilaw. Yung iba kasi kinahiya pa yung mga ganitong ginagawa, no? Hindi na nila yung sinasama sa vlog. Isama nyo na yan, huwag na kayo mahiya. So ngayon, tapping tayo. So dito naman sa pagka-tapping, lagi nyo tatandaan yung mga connection, no? Kung saan papunta. Basta, itong sa switches nyo, bawat isa nyan, merong isang ilaw na kinokontrol. So, lagi may tagging yan. So, 1. So, kung saan man dito yung 1 nyo, no, doon nyo dadalhin yung kanyang power supply na return na galing sa ating switches. So, una natin itatap dito para hindi kayo malito. Una nyo gagawin, dito kayo sa neutral. Ha? Cutter. Flexible cutter? Yun. So, unang gagawin nyo, lugay sa neutral. Lahat ng neutral, tap nyo na yan dahil yan yung marami. So dito na side ng switches, wala kayong neutral na kukunin dyan. So nandito, sa power supply. So dito yung power supply natin, yung tatlo dito, ito. Tapos ito na yung mga lighting. So kukunin nyo yung bawat isa nun. Bawat isang yellow, kung yellow yung neutral nyo. So, yan. At yan, hawakan nyo. Yan. So ilabas nyo muna siya. Kailangan maayos din yung pagka-ano nyo dito sa mga wiring niya. Pagka-arrange, no? Para hindi magulo. Ayan, tapos dito, neutral, yung pinaka-source, no? Ayan. Tapos, ito dyan, dito pa. Ayan. So, yun na siya. So, bawat isa niyan, kailangan nyong bukahin yung mga tanso para maglapat sila lahat. So pagkikpit naman, hindi yung pisil kayo na pisil. Tamang tama lang. Ayan.
maluwag lang muna yung plies. Luwagan muna habang iniikot. Ayan. Para lahat ng tanso magpantay yung lapat, no? Tulad niyan. Lapitan din. Ayan. Tulad niyan. Kailangan pumantay siya. Ayan. So, papatuloy natin. Kita na natin. Pag lumapat na lahat ng tanso, kailangan sa kanyo nahigitan. Pagdating naman sa dulo ng mga wire, kailangan nyo patulin yung mga nakahuli. Kailangan nyo isagabal dun sa pag-tape. Yan. So, tapos na kayo sa neutral, no? O line 1. Doon na naman kayo sa line 2. No? Yan muna yung mga line 2. Power supply, yan. Dalawa. Dalawa yan, line 2. Itong red, papunta sa ating switch. Then, mamaya itong mga return, yun na yung itatapon natin yung sa bawat ilaw. So, ito muna, yung hot wire muna natin. Yung ginamit natin ground nito is white. So kahit hindi naman ano, kahit hindi color coding yung gagamitin yung mga idol. Kapag nasundan nyo lang yung wire connection, hindi kayo malilito niyan at hindi kayo maliligaw. At isang kulay lang yan, basta may tagging na kayo. Yeah. Next. Doon naman tayo sa ground. Yun yung marami. Neutral at saka ano. So meron tayong dito, apat na ground para sa ating lighting. 1, 2, 3, 4. So kung apat din yung neutral natin, apat din yung wire ng ating ground dito na itatap, no? Yan. Sa pag-ikot naman, dito kayo palagi sa dulo para hindi lumabas yung mga tanso na yan. Hindi siya lalapad, no? Dito kayo palagi. Yan. Dito. Tapos yung ipit niya, papunta yan dito sa hinawakan natin. Yan. Kunin natin yung nakausli. Yan. Next natin, dito na naman tayo sa mga return. 1, papunta yan sa cube light o dito sa harap ng toilet o dito sa shower. Depende sa inyo kung saan nyo ilagay yung 1. So, ako ngayon, bibigay ko yung 1 dito sa toilet. Tapos yung 2, papunta sa cube light. Yung 3, papunta sa my shower na ilaw. Okay? So, ito papunta ko sa 1. Papunta dito sa toilet. One is to one. Madalas pinagamit sa mga tagging ABC or number, no? Yan yun, mga letter na yun. Hanggang D. Dito naman sa 1, maabot ng 7 to 8, no? Nakadami na yun ng drop. Tapos dito naman, next natin yung 2. So, ibibigay ko yung 2 kay Cove Light. Ayan. Ito sa block. Block ng 2 kay. Tapos galing sa switches na return. Ayan. Hot wire ng ating Cove Light. Pagkatapos, yung panghuli natin dito sa ating shower na ilaw. So, return, papunta sa ating shower na ilaw. So, ito yun. Yung mga idol. Yan. Now, guys.
lagi nyo siguraduhin na mahigpit nyo pagka-splicing nyo, pagka-topping. Kasi isang gawaan lang yan. Kasi hindi na natin, kapag ulitin pa natin yan, ay magkakaroon na naman ng konting magkakaroon ng konting kung sa kontrata ka, lugi, no? Kasi binabayaran yung araw mo kapag gumagawa ka din sa mga materials pa. So, ang gagawin natin dito ay electrical tape, then lalagyan ko na ang junction box, junction cover, pinaka-plate cover. So, bali ito, lalagyan din natin ito. So, dito na ko siya ilalagay. So, meron na comment dun sa una kong layout ng bahay, una kong ginawang wiring installation na hindi daw pwedeng butasan. So, pwede mo itong butasan kapag wala ka ng space dito sa junction box na ito. Tulad yan, puno na yan, 1, 2, 3, 4. Kaya ang butas ng ating junction box ay 4 na yan. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, no choice, dito ka talaga, kamitik na. So, sa pag-tape naman, ganun din. Buruan din kayo. 1, 2, dito muna kayo sa may pinakapuno, magsimula, papunta dito sa pinakatanso. Yan. At dito sa tanso, kailangan nyo lang tupiin. Pag tupi, balik. Ayan. Higpit. Balik. Higpit. Bawat balik nyo, kailangan may higpit. Kahit mga tatlong ikot, kita nyo. Tapos, tupi. Higpit. Ayan. So, bago nyo lahat na takpan yan, i-double check nyo palagi. Kailangan mag-double check kayo. Kasi minsan nawawala talaga tayo. Hindi naman tayo perfecto, no. May pagkakamali talaga tayo. Kailangan talaga natin i-double check para sure na 100% na good yung ginagawa natin. So ito naman yung mga dalawahan na pili natin itong tupiin. So, mahirap na tupiin kapag ganito kadami. Mahirap na ito tupiin. Hindi yung makapal na. Ganito siya mangyayari. So, yung mga dalawahan ng natapin, pili natin tupiin yan. Para makatipid tayo kunti ng electrical tape. Kailangan ko itong tapusin ito. Dito tayo sa pinaka neutral. Ang purpose kasi ng pagkaganong electrical tape, pag nagbaklas ka niyan, isang hatakan lang, tanggal na yan lahat. Alright, so dito na naman tayo sa mga return. Ah, mapagod, grabe. Nagbutas na tayo dyan. So tara, dito na lang tayo sa ibang location. So ito, dagdagan mo natin ito ng home run.